Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. So, it's me again, Pubring Kahoy TV. So, welcome to my channel guys. So, ngayon guys, topic natin is tungkol naman sa makina. Pag-usapan natin kung paano ba naghalo yung langis tsaka yung tubig. Ano bang mga dahilan kung bakit yung tubig nakapasok doon sa crankcase natin? Actually guys, o-ring lang yung papalitan natin guys. Napakasimpleng problema. Pero hindi biro yung trabaho guys. Bunot lahat. Lahat ng liner, bunot. Lahat piston, bunot guys. Naman guys, is napakasimple lang. O-ring lang. Itong o-ring oh. Ito bago na uring at saka ito yung mga luma. Kapalutan naman natin. Naghalo na kasi yung langis at saka yung tubig. Nagkulay gatas na yung ano, yung asiti natin dun sa ilalim ng makina natin sa crankcase. So share ko lang sa inyo guys, bakit ba nakapasok yung tubig sa ilalim? Yung tubig niya sa ano, sa galing sa expander. Pag-usapan natin guys kung paano ba nakapasok yung tubig doon sa crankcase. Saan ba sila dumaan guys? Pag nasira na yung o-ring guys, diyan lang siya dumaan sa pagitan ng o-ring tsaka yung liner. Pag nasunod na yung o-ring mo, talagang makapasok na yung tubig doon sa crankcase natin guys. Paano nga ba nasisira yung o-ring guys? Maybe guys, yung makina mo pinapatay mo na kahit mainit pa, hindi mo hinahayaang lumamig muna yung tubig bago mo patay ng tuluyan yung makina. Minsan naman guys, talagang mahihinang klase naman yung o-ring na naikabit natin sa liner. Pag-usapan naman natin guys kung paano natin malalaman kung o-ring yung dapat palitan natin o yung mismong liner. Tingnan natin guys kung saan dumadaan yung tubig guys. Kung yung tubig guys dito lang sa labas ng liner dumadaan, makita natin na tumutulo dyan sa labas ng liner. Ibig sabihin, o-ring lang yung sira guys. So, o-ring lang yung papalitan natin. Pag makita natin guys, merong tubig na tumutulo, dumadaan sa loob naman ng liner guys. Ibig sabihin, mismong liner is yung kailangan nating palitan. Baka mayroong crack na yung liner na hindi lang natin makikita. Pero pag may pressure na siya, dyan siya dumadaan sa loob ng liner. Kaya palitan din natin ng liner. Itong o-ring guys, dahil lang ikabit. Depende sa design ng liner. Ito may tatlong o-ring lang ito. Tatlong o-ring lang. Meron tayo dito sa isang liner. Okay. Yan. Tapos na siya guys, malilis na to at pwede na natin itong ikabit doon sa ano, mismong makina natin. Pero sa gayon, hindi pa. Antay pa tayo ng pisa, isa pang pisa kasi yung o-ring, ito kulang. Binunot pa kasi lahat guys. Gusto mo palitan lahat ng o-ring para isang trabaho na. Okay. Saglit lang guys. Okay. Ganito lang simple guys, palit ng o-ring. Kaso lang, pagtanggal nito guys,
lahat ng posisyon magagawa nyo doon. Hindi ko lang pinapakita kung paano namin tinanggal itong liner tsaka itong piston. Itong piston kasi mahirap din tanggalin. Itong liner, saglit lang kasi may cooler naman to. May cooler naman. Marami din klase yung uri ng cooler, guys. Search nyo lang kung anong klaseng cooler ba yung gusto nyo gamitin at kung saan nyo gagamitin. Magdepende kasi sa design kung anong cooler ba gagamitin mo at para saan. Ito naman yung pisto namin, guys, is mahirapan kami bunutin. Gawa lang iba din yung disenyo niya. Wala siyang lagaya ng eyebolt dito sa loob. Madali lang sana bunutin kung mayroon siyang lagaya ng eyebolt. Madali lang. Ito walang eyebolt eh. Mahirapan kami lahat ng posisyon doon. Nagawa na namin para matanggal ang to. At ito naman yung bearing ng connecting rod. Ito yan, guys. Sa mga baguhan lang to, guys, ha. Sa mga official ko dati dyan, kung makita nyo itong video, palike naman dyan, share. Itong bearing na to, guys, tawag ko lang ito is cap bearing. Marami din uri ng bearing, guys. I-search nyo na lang kung ano bang gusto yung bearing na gusto nyo malaman o gusto nyo gamitin at para saan. Ito, cap bearing, guys. May sira pa palang iba, guys. Buti na bunot namin lahat, guys. Yung liner, yung piston, bunot namin lahat. Kita namin yung sira. Ito, guys, so ito yung liner ng lubricator. Putol na. Kita nyo ba, guys? Dalawa yung putol, guys. Yan. Wala na mga dulo. Yan. Putol. Ito lang sa isa, guys. Ito naman isa, hindi pa putol. Pero may crack na din. Malapit na din siyang putol. Ito, guys, oh. Ayan. Kita nyo? May crack na. So, ito yung forma, guys. Pag hindi pa sira yung ano mo, itong lubricator mo, hindi pa putol. So, ganito yung forma niya dapat. Magkaiba sila, guys. Ito, wala na. Wala na to, wala na tong dulo. Para wala nang nozzle. Ito, meron pa. Pero palitan na din to kasi sira na to. Tatlo sira, guys. Ano pa ba, guys? Pakita natin sa inyo, guys. Ito naman yung injector niya. Maliliit lang injector, guys. Maliliit lang ito, makina din natin. Okay. Piston pala, guys. Balikan natin. Kita natin ulit. Itong piston namin dito is yung piston ring niya, tatlo lang, dalawa compression ring. Hindi lang namin dalawa compression ring saka yung isang oil ring, tatlo lang. Kasi kadalasan, apat o lima. So, tatlo lang. Bakit natin gusto ah? Magaling tatlo, guys. Dali, guys, pag-inisan na natin, guys. Ngayon, yung pag-inis nito, guys, is ano lang, guys, huwag nito iliha, guys, ha? Dito, guys. Ito naman yung mga rocker arm. Anim. Ito yung rocker arm niya. May anim na cylinder kami, guys. So, 1, 2, 3. Dahil kami dalawa. Kami ito. Opa!
So, dalawa. Di ko na lang ipakita, guys, paano namin ito ikabit. Kasi, matagal, matagal. Maubos yung oras natin sa kakabidyo. Importante lang, magpakita ko sa inyo yung nasira ko lang sa inyo yung nasira. Uring lang papalitan namin, guys, kung kita nyo, overhaul lahat. Overhaul lahat, guys. Ito, push rod. Push rod, guys. Yung cylinder head, guys, pasyalan na lang natin. Mag-inig, guys. Pinatay kasi namin makina, guys, para walang maingay. Para marinig nyo yung boses ko. Hinahanap ako, guys, kung nawala. Pasyalan muna natin yung ano, guys. Iba ano natin. Pasyalan tayo. Okay. Tuloy. Tuloy. Guys, biasa. Okay. Tingnan natin yung ano namin, guys, itong cylinder head. Pasadahan lang natin cylinder head natin. Cylinder head. Saan ka na? Ito, guys. Tapos na din yan nalaping, guys. Ito yung cylinder head, guys. Tapos na yan nalaping. Hindi nyo masyado makita. Mabigat kasi yan eh. Mabigat buhatin. Kaya ganyan na, guys. Kita nyo, guys, may ano? May liquid. Ano yan, guys? Crudo yan. Yan, crudo. Nilagyan namin ng crudo yung ano niya? Exhaust. Exhaust port lang yan, guys. Nilagyan namin ng crudo para malaman namin kung ano ba yung trabaho namin, kung solid ba, kung wala bang leak yung barbula ng exhaust valve, guys. Nilagyan namin crudo kung wala bang tatagas na crudo dito sa mga barbula niya. Ito, guys, wala naman. Ito, wala naman. So, solid, guys. Solid pagkagawa, guys. Okay. Walang tagas. Yan, ito, buuin na to. Pagdating ng pyesa. Yung pyesa namin, guys, kulang is gasket. Itong gasket, saka itong liner, guys. Order ako isang liner. May sira na din itong liner, guys, eh. Ito. Para may butas na to. Yun, malalim na. Papalitan ko na to para hindi kami magbaklas na ulit. Kasi pag hindi ito palitan, baka itong butas, palaki ng palaki, tatagos naman soon sa loob, maghalo na naman yung tubig, tsaka yung langis doon sa crankcase niya, guys. Yan, nakita na, so palitan na. So, tingnan natin yung ano, guys, yung hinugutan namin ng mga liner tsaka yung piston. Ito naman yung mismong crankcase niya, guys. Ito, may takip pa, guys. Nakipa namin para hindi mahanginan. Pangit sinang makina pag mahanginan, guys. Gustong-gusto ng kalawang. Yan, guys. Ito, malinis na to, guys. Ready for assemble na naman. Yan. Kabit lang itong mga liner, piston. Tapos yung cylinder head. Yan. Ang dumi, guys. Pasensya na, guys. Madumi. Medyo nagkulang kami ngayon sa ano? Istupa. So, guys, hanggang dito lang muna yung video natin, guys. At maraming salamat sa panonood.
Sana may natutunan kayo dito guys sa munting video na inihahandog ni Pubring Kahoy. Para sa inyo lahat po yan guys. Thank you.